So yun lang sinabi ko. So yung mga early believers noon, iba yung version ng pagkakakilala nila. Hindi nila alam yung Trinity. Pero hindi pa din, pero iba lang yung version ng Trinity. Iba yung... Opo. Hindi, may nanatili naman Orthodox, yun nga yung Roman Church. Iglesia sa Roma na natili yan, kalaban nila lahat yan, nakapalibot. Person pa din yung ano, 'di ba? Person pa din yung ano po tayo? Father, Son, and Holy Spirit, parang ganoon. Oh, si pinakita niya yan eh. Ay, kokontra doon sa hindi po Orthodox ang Roman. Will you please repeat it? Hindi po Orthodox ang Roman. Will you please repeat it? Hindi po Orthodox ang Roman. Paano masabi? Hindi po Orthodox ang Roman Catholic Church. Orthodox po ba tayo? Define Orthodox. NANI? OMAE WA MOU SHINDEIRU. Hindi, tinatanong ko lang kita kung hindi nga, Catholic Church. Define the word Orthodox. Universal. Will you please repeat it? Universal. What? Bro, what are you talking about, man? Universal. Universal ang Orthodox. Teka muna, ipadaan ninyo muna kaming dalawa. Define Orthodox, bro, sa radio. NANI? Orthodox means universal. Mali ka dyan. Ay, mali ba ako? Search mo sa Google. Okay. Okay. Iba kasi yung Orthodox is, iba yung sinasabi ni John Pablo na Orthodox. So, bro Albert, define the word Orthodox. Orthodox, ano yung, ano yan, lexical pag meaning. Pag sinabi natin... Holy? Will you please repeat it? Holy? Stop it. Get some help. Holy? Will you please repeat it? Holy? Holy? Teka muna, si Albert. Ikaw bro, Albert. Pag sinabi natin Orthodox, hindi yung Orthodox doon sa East, ha? hindi yun tinutukoy natin. Ha? Ang pinag-uusapan ng Orthodox, yung classical teaching nila, yung traditional teaching ng naunang mga Kristiyano. Ayan ang meaning ng Orthodox. Ngayon, yung Orthodox sandali. Church. Sa simbahan. Kasi, okay, anong tawag? Din yan sa ano, saan ba? Sa Islam. Oo nga po, lahat po. Kaya nga po universal Orthodox. Nga po yung sagot ko eh. Mali nga. Orthodox meaning, yan yung pinaka, ano ba, pinaka... yung accepted nung una. Mali nga San Rio. Mali nga San Rio. Sinabi ko na nga sa'yo. Yung Orthodox Church na proper name ng church nila, sila nag-ano niyan. Kagaya ng mga traditionalism. Wala po tayong proper name. Ma-ano ka muna, makinig ka muna. Kagaya ng nagsabi na traditionalism sila. So, nag-claim sila na traditionalism sila kasi nga... Iba yung traditionalism pero hindi po tayo... Bro! Stop! Okay, can you please be quiet? Saglit lang ha, 1 minute lang to, hindi naman ako magtatagal eh. Okay lang ba? Okay. Alright. So, yung word na origin, yung lexical meaning ng Orthodox, dapat sinerch mo yan. Kasi yan ay... Sagutin muna lang kung ano yung Orthodox. Stop! Mukhang iniinsulto rito John Paolo. Ano ba? Ano ba? Pwede ba akong magsalita ba? Kasi ikaw ang unang... Hindi, wag mo akong iniinsulto. May house rules ba dito, bro Albert? Pwede... Ang dapat mong ilatag dito, meaning ng Orthodox, wag mo akong iniinsulto. Bro Albert, pa-moderate muna. Stop it. Get some help. Wag ka masyadong mahangin. Pa-moderate lang. Lalaba lang kita. Bakit na lang kayo? Pa-moderate. Pa-moderate lang. Bro Albert. Ashring. Eh, sige na, pamit ako sa glit. Narinig mo ko eh.
Sorry. Kaya kita na... Tatambunan yung boses mong bro. Mahina siya. Yung sa akin, yung sa akin. Kasi sila na ito. Teka tayo. Mukha pa ba ng usap? Yan, mic test, yan. Mic test, mic test, yan, mic test, mic test. Okay. Okay, proceed ka 3 minutes pa-paliwanag ka dito. All right. Yung meaning kasi ako ang unang nag-explain, ngayon nag-explain ako, narinig naman ng taong bayan, mga taong bayan natin dito sa loob. Sabi ko, tayo ang nanatiling Orthodox Roman Catholic teaching. Ngayon, sinabi mo na mali ako. So, ikaw ang unang nagsabi ng mali. So, therefore, kailangan kong i-clarify yung side ko. Ngayon, tinanong kita, what is the meaning of Orthodox sa lexical? Or sa lexical? So mali ka, sabi mo universal, so mali ka naman talaga dun, dapat i-accept mo yan. Ako, pag nagkamali ako, ina-accept ko kasi tao lang tayo. Hindi po masama ang aking ginawa, dahil ang aking konsyensya ay clear. Dahil ang aking konsyensya ay clear. Dun, dapat i-accept mo yan. Ako, pag nagkamali ako, ina-accept ko kasi tao lang tayo. Sa philosophy ang tao. So, ano ba yan bro? Ano? Bro Albert, pa-mute. Pasuyo. Stop it. Get some help. Patos ko muna. Ano, San Rio? Ay, sorry. Kasi binatanong niya po ako, kaya nasagot lang ako. Pasuyo naman. Nag-ano pa siya, binakapan pa siya ni Boy Letra. Binakapan pa siya ni Boy Letra. No, binakapan pa siya ni Boy Letra. Pag may nag-ooras, alam niyo yung house rules natin. Pag may nag-ooras, may nag-moderate. After niya na lang mag-ooras, saka kayo magtanong. Kasi pinabati natin yung nagsasalita. After na lang, after. Sige. Oh, pwede naman yan lahat after. One to sawa. John Paolo, proceed. Alright, so dun tayo sa ano, sa sinasabi ko, hindi naman yan, actually that is not the argument, no. Ang argument ko dito, siya sasabihin ko lang sana, na hindi Arianism ang nauna. Naturo ng early Christian kasi nga yung Apostles' Creed nga yan, yan na nga yung Trinity kasi pagkaturo kasi sa kanila ang origin ng doctrine, especially Jesus Christ pati ng mga 12 apostles. So ayan, ang Orthodox na natili sa Orthodox teaching ay Roman Catholic Church. So iba yung Orthodox kasi naging name nila yan eh. Ngayon in example ko to be clarify or para mas lalong maintindihan ng mga tao, nagbigay ako ng halimbawa, itong mga SSPX, nag-claim sila na traditionalism sila para ibato sa atin na tayo ay modernist. Pero hindi tayo modernist, tayo ay Orthodox teaching, tayo ang Orthodox. So balik pa rin sa salitang Orthodox. To define the word Orthodox. So hindi tayo modernist teaching, modernism, at si dahil sila nag-claim ng traditionalism, ang sasabihin na so traditionalism sila. So lalabas tayo ay modernism, hindi tayo modernism, tayo ay Orthodox. Same tayo ay Orthodox. Same tayo ay Orthodox. So yun lang naman mga bro. So ilang minuto pa bro, ano? Tsaka wala akong ano dito, wala akong mahangin, hindi ako side comment na mahangin, wala akong mahangin dito. Sumagot? Teka muna. Stop it. Get some help. Meron pa, tinanong ko lang kung ilang minuto pa yung natirang oras ko para ma-minimize ko yung sasabihin ko, no? Ang ano dito, bro San Rio, wala akong sinabi na mahangin ako dito, wala akong dinaldal dito na ako matalino. Kasi pagka sinabi mong mahangin ka, nagki-claim ka, mas magaling ako sa'yo, matalino ako, ganto. So that is a side comment. Doon tayo sa topic. Ayan na naman bro, pakiano. You're sorry. Ayan na naman bro, pakiano ba to? Paki-mute muna. Ako yan, categorical quest. Ah, teka lang po. Pa-mute muna. You're sorry. Wala naman akong personal attack dito. May personal attack ba ako? Ako alam ko yung sinasabi ko. Wala akong personal attack dito. Balik nga sa akin dyan, Paolo. Yun, no? Pakiano muna sa trio. Pakibasa muna yung house rules na binigay ko sa'yo. Sinend ko sa'yo. Kasi importante sa akin. Oh, kuya. Ano yung house rules, ha? Hindi po masama ang aking ginawa. Dahil ang aking konsyensya ay clear. Kasi ayoko kitang mabigyan ng
penalty kasi every time na nalalapag yan, kailangan... Opo, Kuya Albert. Sige po. Sige na po. Sa kanya ko na lang. Oh, sige po. Dahil lang aking konsyensa ay clear. Proceed. Diyan ko ulit tapos may oras mo. So, wala kong personal sa'yo na sinabi. Actually, Bro Sanrio, pinadefine ko lang sa'yo yung word orthodox. Ngayon, hindi kita sinabi ang mahangin. Hindi kita sinabi ang kung ano-ano. Ngayon, ikaw ang nag-side comment sa akin. Actually, taimik lang naman ako dito. Hindi nga ako ganun. Sinabi mo, mahangin ako. Huwag kitang yabangan. Hindi kita niyayabangan. Alam ko yung salitang niyayabangan. Wala ko sinabi na mas magaling ako sa'yo. Sanrio, wala akong sinabing ganyan kung ano-ano, no? So, be fair naman. No? Be fair. Time. That's all right. Oh, next. Sinis, mag-share. Ako, yung kalaban na. Kalaban talaga. Hindi kayo magkalaban, magkabatid kayo. Okay. Oh. Hindi pa pwede mong tawagin ng Orthodox ang Roman Catholic Church. What? Bro, what are you talking about, man? Hindi pa pwede mong tawagin ng Orthodox ang Roman Catholic Church because ang binigay ni San Ignacio is the Catholic Church. Always remember, Katoliko ka, anong binigay ni San Ignacio? Invented name? Catholic. Oh, wow! Naman! The word Orthodox, it means matuwid. Wow! Naman! Na? Matuwid na opinion. And the word Catholic, it means universal. So, ang universal, ang pinaka-shortest na ibig sabihin niyan, one holy apostolic Catholic Church. So, paanong naging Orthodox ang Roman Catholic Church? The Orthodoxy, which is the Eastern Rite, and the Catholic Church, or the Roman Catholic Church, which is the Western Rite, ang tawag dyan, Catholic Church lang. Wow! Naman! That is what I am trying to say. Hindi po masama ang aking ginawa. Stop saying to me that the Roman Catholic Church is an Orthodox dahil ang binigay ni San Ignacio is only the word universal. Catholic. Now, you were asking me what is the definition of Orthodox. Orthodox means matuwid o tama. No, orto. Dox, opinion. So, matuwid o tamang opinion. So, pag sinabing Orthodox, matuwid na opinion, tamang aral. Sa madaling salita. Pero hindi mo yan pwedeng ikabit sa Catholic Church na yan yung pangalan. No. Ang tawag sa atin, sa ating simbahan, is Catholic Church. Sabi nga ni San Ignacio, mukha yatang hindi natin alam yung early Christians natin. So, dapat alamin natin. Pangalawa, yung sinasabi mo na orthodoxy, kanina ka pa nagsasalita, iba ang Eastern sa Western, hindi sa faith. Dahil nagkaroon niya ng problema. Nagkaroon niya ng problema. Siguro naman alam natin yung schism. Diba? Kaya nga nasakop yung Byzantine. Bakit ba nawala yung Alexandrian Rite? Bakit ba sila nasakop ng Ottoman Empire? So, hindi natin pwedeng i-consider o sabihin natin na ang Catholic Church ay ang just like the Roman Catholic Church ay Orthodox. Pero pwede in a way na yung Orthodox tama yung opinion, yung meaning, pero hindi natin siya pwedeng i-compare into Eastern and Western Rite. Why? Because the Bishop of Rome nasa Western. Ang dapat nating babanggitin, time. Catholic Church. Time. Siguro tag-isa na lang to. Bro Albert. Yun po yung sagot. Baka madidrail kayo lalo pag pinurso nyo pa yan. Oo nga. Pangalawa, siyempre, pangalawang ano, kailangan akong bagong sagutin eh. To be clarify okay. Lang. Wala naman personal dito, no? Ang una, bro Sanrio, yung sinasabi. Yan, si
letra po letra ba yan? Alright, so, ganito kasi yan, no? Wala akong sinabi na iba yung, kami yung, yung ibang Catholic, wala akong sinabing ganyan. Ang sinabi ko, kasi ito ay dogma, may kinalaman to sa dogma, between Trinity and Arianism. Tapos pangalawa, ang una mong sinagot, no? Para dapat tinanggap mo na lang yung pagkakamali mo. Ang una mong sinagot, narinig ka nila na ang Orthodox, sabi mo, sabi ko, define Orthodox, sabi mo, universal. So alam mo yung parot nagsasalita nang hindi niya pa alam. Kumbaga narinig niya sa iba yun tapos sinabi niya. Kaso nga lang hindi niya pa talaga totally alam yung sinasabi niya. So hindi ko sinabing ikaw yan pero yan yung parot. So hindi ko sinabing ikaw yan pero yan yung parot. Pangalawa, yung mga sinasabi mo matagal ko, alam ko na po yan eh. No, at saka hindi nga iyan yung topic. Ang nangyari niyan, no, hindi mo talaga alam yung point. Actually, simple, ako simple lang naman ako magsalita. Kaya nga pinadepend ko kay Albert, so siguro natulungan ka ng Google mo. Pero sa simple phrase, yung word na Orthodox, original teaching. Ayan. Original. Kaya nga, ginamit ko rin yung in example ko, ang isa sa in example ko ay traditionalism. Nag-claim sila na traditionalism sila, therefore tayo ay modernism, yun yung bato nila sa atin. So sabi ko, hindi, tayo ay Orthodox. Yung proper name na ginamit ng mga Orthodox Catholic, eh iyan yung sinasabi mo ni Stan mo. Tapos yung mga sinasabi mo, eh, alam ko na pong matagal yan, no? At saka ayun lang, to be clear lang, no? Wala kong inaano dito, wala kong inaaway, alam nila. Kung ano, to be fair naman, no? Kung gusto niyo sa akin makipag-competence, sige, mag-debate tayo, ako mag-negative. Ano lang naman, kahit ngayon, pwede. Been on back for the next day song. Never tell a back that I never stay running. Been on fix, damn, no, I got stacks in the... Sige, mag-debate tayo. Ako mag-negative. Ano lang naman, kahit ngayon, pwede. O kaya, maghanda ka. Sa tingin mo, kailangan pa kitang paghandaan. Pow! Oh! Sa tingin mo, kailangan pa kitang paghandaan. Abewan ko sa'yo. Malay ko sa'yo. Naman siguro ako mapupunta sa punto per punto kung mahina ako. Will you please repeat it? Yeah. Naman siguro ako mapupunta sa punto per punto kung mahina ako. Will you please repeat it? Yeah. Naman siguro ako mapupunta sa punto per punto kung mahina ako. Damn! Pag-usapan nyo na lang dalawa, bro, kasi may marami na lang. Hindi, saglit lang to. Ay, Kuya Albert, sorry. Direct ano to, wala tong matagal kailan. Direct naman ako, wala naman masyadong kache-cheboreche, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. So, kailan? Kailan? Hanap ka ng CFD na moderator. Sige, ako mag-negative. Ngayon na. Ngayon na. Kaso, baka ayaw nyo kasi sabi nyo, inaangkin namin yung ano, ha? Gusto ko yan. Okay, ngayon na. Okay. Sige, kaya mo ba? San Rio? Adan, ilang minuto? 7 minutes? Ngayon ay pagpapukas yan. Ngayon na. 7 minutes tayo? 7 minutes tayo? Sige, wala akong notes ngayon actually. Okay lang sa akin. Kalo, i-schedule na lang yan kasi meron din kami pang-wire dapat. Oras na nila to. So, kailan? Para mabilis tayo, kailan? Hindi ako nag-decide, kaya wag mo akong tatanong ngayon. Hindi ka nag-decide yung nanay mo kailan? Tanong mo sa nanay mo. Sabi sa iba stage nyo, kasi as far as I know, I think walang ambush. Hindi, kaya nga hindi ambush, kaya nga kailan? Hindi ko sinabing ambush kailan. In respect lang, ano, paki... Kayo
ilagay mo sa chat box ha kung kailan ha. So gano'n na lang ha. Okay, sige. Okay na yan. Ang dami masyadong maraming ano. Sabi ka bro, Jumong. Jumong. Sabi sa'yo. Na-miss ko kayo guys ha. Hindi ako makapasok eh. Lang muna ako. Sabi ni Jumong, maiginig lang daw muna siya, medyo nag-guess ko kahit putol-putol eh. Yun ang tama ba, Jumong? Chabi kasi, nahirapan okay, naman. Nawawala ko. Maiginig lang muna ako kasi chabi ako eh. Maiginig lang muna ako. Kuya right, Albert, okay. Sorry. Will you please repeat it? Kuya right, Albert, okay. Sorry. Topic tayo. Topic tayo. Ano? Ay, tanong ko lang. Kailan na ang official ba na na Iglesia Katolika Apostolika Romana? Di ba noong 325 lang din? Yung actually inofficial hindi siya ano eh. Kumari inofficial. Sige, pero andiyan na yung church bago pa. Kasi future yung Isaiah 56, sabi doon tatawagin, ibig sabihin future. Siyempre, hindi naman pwedeng tawagin universal yung isang church kung hindi pa naman to universal on that time. So, kailangan mo kasi na palagan natin. 110 AD, i-scheme pa lang yan, pinaparano ka, ala pa lang ni... Pero based sa based sa ano, meron nang ganyang description yung mga tao eh, na Catholic Universal Church eh. Kumbaga, inano lang ni St. Ignatius. Para sa katuparan, doon sa Isaiah 56, talatang 7, na ang aking bahay ay tatawaging bahay dalangin na ng lahat ng mga bansa, letra for letra, na kinukot nila Jesus Christ. Kasi nga gagawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. So doon yun galing yung descriptive nandiyan na sa Bible letra for letra. Wala namang kukuryakon o kuryakon sa Mateo 16:18. Kasi yung salitang kuryakon, di ba sabi mo nga house of prayer yan. Hindi ba? Yung bahay kasi ng Diyos na tinukoy dyan, yan yung iglesia dito sa may 1 Timothy 3:15, letra po letra, ang aking bahay, ay, ang bahay ng Diyos, yun yung iglesia sa ligan na tuwai ng katotohanan, letra po letra. So, to be conclude, yung tinukoy ni Isaiah, sa pamamagitan ni Isaiah, yung sabi ng Diyos, ang aking bahay ng Diyos, ay tatawaging bahay dalangin na ng lahat ng mga bansa. So, andun na yung hint, pero hindi pa yan proper name kasi future yan itatawagin. Oh, pero walang ano doon, walang iglesia na ay walang Kuryakon na binabanggit doon. Yung ano na hula yan. So ang katuparan niyan doon sa may pero ang Kuryakon nga walang ano yan. Sa modernong ano na lang natin yan kasi 16th century lang lumitaw yung salitang church. Eh. Sa mga matatandang manuscript, walang church. Hindi naman yan yung ano eh, hindi yung church yung ano dyan, yung... Will you please repeat it? Yung, hindi yung church yung ano dyan, yung dinidefine, yung word Catholic, na bahay dalangin na ng lahat ng mga bansa. So, ang lexical meaning ng Catholic, universal. So, saan galing yan? Siyempre, yung mga lexical na nandiyan, nasa Bible, like ng Acts 9:31, iglesia sa lahat. No. Walang proper name na, walang descriptive name. Kahit si Jesus Christ, wala siyang binabanggit na descriptive name. Hindi, yung ano, yung tatawagin. Ano bang ibig sabihin ng tatawagin? Kaya iba-iba ang tawag sa mga, ano nun, tinawag pa nga silang the way. Yes, walang problema. Walang problema, ang dami niyan. Mga iglesia ng iglesia ni Cristo. 62 AD, hindi sila nakilala bilang Catholic. Eh. Hindi, yung prophecy. Yun kasi yung, dyan ako humugot bro, Jumong, ng argument eh. Dyan sa Isaiah 56:7, letra po letra kasi yan, salitang tatawagin bro eh. Yung tatawagin bahay ng, yung ang aking bahay ay tatawagin.
Kinuot niya ni Jesus Christ eh, sa mga Hudyo, kaso nga lang ginawa niyang yungib ng mga tulisan. So inilipat yung inilipat sa bansa nagkakabunga sa mga taga Roma. Ayun. Doon ako umugot yung salitang tatawag. Yung templo na yung Jerusalem. Bakit Jerusalem ang tawag yan? Saan bro? Di ba ang sentro Jerusalem? Oh, sa Jerusalem. Kailangan ko daw ang Moises. Bakit Jerusalem yung tawag doon sa bahay sambahan? Hindi nga kasi nga Roman, bakit hindi Roman Catholic? Kasi nga sila sa kanila dapat matutupad yan, kaso nga lang ginawa nilang yung ib ng mga tulisan letra for letra sinabi ni Jesus Christ, hindi naman ako nagsabi. Sinabi niya, ngunit ginawa niyong yung ib ng mga tulisan. So, yun yung sabi, hindi ako. So kailan matutupad? So ibig sabihin tama ka, hindi natupad sa kanila, tama ka. Sinasabi niyo dun sa prophecy, sabi niyo dun sa Mateo 21:43. Ililipat sa isang bansang nagkakabunga tapos sa interpretation niyo, that is Rome, tama ba? Yes, yes, Roma. Kasi sila naman yung mga naging Kristiyano, hindi naman kasi yung Jerusalem. Hindi ako nakikipag-argument, boy letra, natatanong lang ako ha. Bro, hindi ako nagdidepensa ko. Ah, sige. Basta nagtatanong lang naman ako. So ang sagot diyan letra for letra. Wala akong motibo na tulik sa inyo ano. Hindi ko lang maano yung faith. Ang nakikita ko bro, magandang opportunity yung tanong mo para sagutin ang mga bagay-bagay. So salamat, nagpapasalamat ako sa Osoy bro dahil naitanong mo yan para sa benefit ng lahat ng mga nakakakinig dito. So kaya yan tinawag na, kaya ang hinugutan ko kasi, so sabi mo maraming descriptive names, pero ang hinugot kong argument dito sa hula ni Propeta Isaiah na tatawaging bahay dalangin na ng lahat ng mga bansa. Tapos yung tanong mo, binus mo yung argument ko kasi sabi mo, eh bakit Jerusalem ang tinawag sa kanila, hindi House of Prayers? So nanatili silang Jerusalem. So ibig sabihin sa kanila natupad yung hula ni Propeta Isaiah. So ang sabi ni Jesus Christ, no? Hindi ako naparito upang sirain ang kautusan, naparito ako upang tuparin. So sa pamamagitan ng pagtatayo ni Jesus Christ ng congregation, sabi natin for the sake of the argument ng mga JW or iglesia sa amin, eh natupad yung hula ni Propeta Isaiah dahil yun yung ni Jesus Christ kanyang gampanin do sa Mateo. Kung sino man ang tututol dito, magiging pinaka kawawa sa kalangitan ng langit, pinaka mababa. So kaya kami ang Roman Catholic Church letra po letra tinuturo namin yung mga prophecy, especially the four major prophets, Prophet Isaiah letra po letra. Sino yung sumapaw? Stop. Sa akin, aning wag ganun. Na wag pinakakawawa. Hindi po masama ang aking ginawa dahil ang aking konsensya ay clear. Wag pinakakawawa. Wow! Naloy! Kasi, tandaan mo, outside the Catholic Church is conservation. Hindi, sis. Nakasulat yung letra po letra. Basahin mo sinong pwedeng bumasa. Baka sabihin niyo yun, bento ko. Alam mo kung bakit? Alam ko na, nabasa ko na yung about sa CCC, about sa Extra Ecclesiam Nullius Salus. Kasi mamimisrepresent. Teka mo na, to be fair, mamimisrepresent na naman ako sasabihin, hindi ko alam yan kasi tinuruan mo ko. Alam ko na, nabasa ko na yung Extra Ecclesiam Nullius Salus. Kaya nga, papakiano nga, pasuyo. Sino ba yung moderator dito? Stop! Kasi tinatanong ako ni Jumong eh. Kasi sis, kaya nga yan nga sinasabi ko, kung gusto mo talaga akong amunin ng, kung gusto mo talaga akong i-challenge. Pero huwag kang magsasalita ng pinakakawawa. Hindi po masama ang aking ginawa dahil ang aking konsensya ay clear. Nakasulat nga letra po letra, basahin ko nga. Teka nga, hindi pala ito na kami pabasa ng Bible. Nani? Omae wa mou shindeiru. Sabi, ito na, babasahin ko na lang. Showdown tayo. Showdown na lang, showdown. Hindi ako nagsasorry. Sabi ano dito. Hindi ako sex, what? Bro, what are you talking about, man? Hindi mo pala, pati yung showdown, hindi mo rin alam. Ito na, basahin ko na nga. Hindi sex bomb lang yung showdown. Basahin ko para sa'yo.
mahirap kasi yung mali yung pamamaraan. Mali daw. Paano masabi? Ang mali yung pamamaraan ko. Sige, i-ano, i-babasahin natin yung letra po letra kasi mahirap kasi. Mali yung pamamaraan mo at yung window. Pwede, nga, alam, pwede, babasahin natin yung talata. Stop! Hoy! Stop! 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 Yo! Next! Hey! Ang mayabang. O yan na naman, pa-side comment, bro Albert. Masyado kang mayabang. Bro Albert, timbangin mo nga, bro Albert. Bro Albert, timbangin mo nga. Nagtatanong nga kami ni Jumong dito eh. Bro, moderator, pakitimbang nga. Pakimoderate kung sinasabi niyo mali. So, basahin ko na lang to. Pwede, pwede San Rio, quiet ka saglit. Babasahin lang natin yung salita ng Diyos. Okay lang ba? Basahin lang natin yung salita ng Diyos para malaman natin dito kung tama ba o mali. Letra po letra to eh. Okay lang? Okay. Ang sabi dito sa ano, sa Mateo 5 talata ang 17 hanggang 20. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit letra po letra sa kaharian ng langit. Letra po letra yan, San Rio. So, to be clear, no? Wag mo kung ano yun dito. Banggain. Kasi itong paalala lang, no? Paalala lang, nabasa ko yung letra po letra. Pasuyo naman, Bro San Rio, nabasa ko yung letra po letra. Pakitanggap natin ng bukal sa loob yung salita ng Diyos. Pinakamaliit nga, sabi ng letra po letra eh. Sa paligid mo, masyado ka so, Bro San Rio, binasa ko lang yung salita ng Diyos. Roma 17, ang ebanghelyo, ang ikaliligtas, kapangyarihan ng Diyos, ikaliligtas, maging sa lahat ng mga tao na lang, to simplify. Ay, anong gagawin natin dito? Hindi ba natin, oh, yan na naman, nag-side comment ka na naman. You tripping, bro! Kaya nga sasabi ko sa'yo, Bro San Rio, wag mo kong banggain kasi mapapahiya ka. Concern lang ako sa'yo. Yabang mo. Ayan na, naka-record yan ha. Naka-record yan mga kapwa o katoliko. Sinasabihan niya po akong mayabang. So nag-discuss kami dito. May nagtatanong sa akin. Sumabat siya. Akala niya hindi nakasulat yung sinasabi ko. Letra po letra. So ayan. Napahiya na. Napahiya na. So ayan, nag-a-adhome na. Napakayabang ko daw, nag-a-adhome na. So ayan na, kayo na ang humusga. Kung sino napakaya, kung sino ang humble. Sabi mo sa PPP ka pa naman, hindi mo pinagyayabang na nasa PPP ka. Kala ko humble heart. O ayan ha. So bro ano, pakituyo sa mga moderator dito. At ayan, nagwala na po, nabasa natin yung letra po letra. Pasuyo, ayoko ng gantong sabayan. Hindi ako lumaki sa palengke. Pakisalit-salitan lang yung ano, pakibigyan ng time. Tapos yung mga sinasabi niyang mayayabang, pakinggan muna natin si San Rio, naka-record ako. Sige, ibuhos mo lahat ng sama ng loob mo, San Rio. You tripping, bro! Nabasa kong letra po letra, kali. Ang sabi ni Jesus Christ, magiging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ako ba nagsabi? Kaharian ng langit, pinagsasabi. Ibig sabihin, mayabang pala si Jesus Christ para sa'yo. My goodness. Jesus Christ ka dyan. O, yan na. Wag mong gamitin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa mga walang kabuluhang bagay. Nasa 10 utos yan. Wag mong... So Bro Albert, sige, pabigyan natin ng oras. Sige, isang minuto, i-record ko. Sabihin mo na lahat ng pang-iinsulto mo sa akin. You tripping, bro! Umalis ka dito. Tuloy. Pangalan ko, ikaw meron? Tuloy. Kung magyabangan tayo dito, ako si San Rio, nakausap mo. May pangalan ako, ikaw.
May pangalan ka ba? Wow! 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 Naman! Ako si Sanrio, nakausap mo. May pangalan ako, ikaw. May pangalan ka ba? Ako si Sanrio, nakausap mo. May pangalan ako, ikaw. May pangalan ka ba? Hoy, kumain. Sa iyo? Sa'yo? Bye! Ako si Sanrio, nakausap mo. May pangalan ako, ikaw. May pangalan ka ba? Yo! Ariyo! Adik! Yo! Pangalan! Stop! Ako si Sanrio, nakausap mo. May pangalan ako, ikaw. May pangalan ka ba? Wow! 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 Naman! Tansanan mo ko. At wag na wag mong iinsultuhin ang mga protestanteng nananahimik dito. Tantanan mo ko. At wag na wag mong iinsultuhin ang mga protestanteng nananahimik dito. Manahimik ka. Napakayabang mo. Mayor, ang ating sikat. Wala ka. Iyaro na. Wala ka namang narating. May narating ka? Wow! 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 Naman! Manahimik ka! Yabang-yabang mo? So yan po si Sanrio, narinig niyo po mga kaibigan, no? Kayo na po ang umusga, no? At kami nagtatanong dito si ano, si si Bro Prince Jumong, buti na lang may recorder ako. Nani? Omae wa mou shindeiru. At kailangan ko na talaga tong i-upload kasi ako hindi ako gaganti ng kasi uso kasi yung chismisan dito sa mga GCG, sasabihin ay si Boy Letra ganito ganto ni ano ni mayabang, ipagkakalat ako mayabang yan si Boy Letra, sasabihin ng isa diyan. So i-upload na lang natin to kung sinong mayabang dito, no? Kung inaano mo pangalan? So wala daw ako narating, so pangalan kung ano-anong sinasabi niya. So yan, pakinggan niyo po. Yun ba yung gusto mo? Sumikat ka. Yun ba yung gusto mo? So yan. So yan, narinig niyo po, sinisigawan po ako. Narinig niya yan, narinig niya yan, guys. Tinatanong kita dyan, Paolo. So yan, sinisigawan niya po, napunta kami sa pangalan. Wala na akong sinabing pangalan. Nasa Russia TV ako at nasa Bring It On ako kay Kuya Nash. Will you please repeat it? Nasa Russia TV ako at nasa Bring It On ako kay Kuya Nash. Will you please repeat it? Nasa Russia TV ako at nasa Bring It On ako kay Kuya Nash. Wow! 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 Naman! Ayan, nagbanggit na po siya. Balasubas katulad mo sa mga protestante, bakit? Balasubas daw ako. Tutang lang mo! Hayop ka! Busit ka! Set! Go! Adik! Ayan, nagbanggit na po siya. Balasubas katulad mo sa mga protestante, bakit? Balasubas daw ako. Balasubas daw ako, sabi niya. Ano bang gusto mo? Pangalan? Ibibigay ko sa'yo. Wow! 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 Naman! Pangalan? Ibibigay ko sa'yo. Gusto mo? Ayan, pangalan daw po. Sabi niya sa akin ni Bro Sanrio. Ewan ko kung anong galit sa akin ito eh. Kanina pa. Bayay! Umano ko! Mutok ko! Iyo! Ayaw mo pa! Gusto mo? Ayan, pangalan daw po, sabi niya sa akin ni Bro Sanrio. Ewan ko kung anong galit sa akin ito eh, kanina pa. May pangalan ako, ikaw meron? 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 O yan, wala daw akong pangalan sa doon. May pangalan. Ang pangalan ko po ay binigyan po ako ng pangalan ng nanay ko. Hindi po ako taong bundok. Yes po, may pangalan po ako, hindi po ako taong bundok. Katoliko ka, di ba? Hindi po ako taong bundok. May pangalan po ako.
Oy, kaman. Sa iyo, tayo, wait. Bye. Katoliko ka, di ba? Hindi po, hindi po, hindi po ako taong bundok. May pangalan po ako. May latag ang mga Katoliko dito. Tara mong ikita. So yan, nagdi-discussion po kami. Kini-question niya ako may pangalan daw ako. Ang sagot ko sa kanya, letra po letra. Po letra sa birth certificate ko. Meron po akong birth certificate na kababit mad certificate. Po letra sa birth certificate ko. Meron po akong birth certificate na kababit mad certificate. O bakit? May pangalan ka? O yan na po. Wala po akong sinabi. I-upload ko po ito ng buo, hindi ko po ito chachap-chap. Sige, Sanrio, patuloy lang. Wag na wag mong gaganyanin ang mga protestante. Will you please repeat it? Wag na wag mong gaganyanin ang mga protestante. Hindi po masama ang aking ginawa dahil ang aking konsyensya ay clear. Wag na wag mong gaganyanin ang mga protestante. Nananahimik sila dito. Daldal ka ng daldal, kuda ka ng kuda. I-record mo. Wala akong pakialam. Dahil ang aking konsyensya ay clear. Kapag ang mga protestante hindi nagsasalita at kahit kailan hindi naman sila umaagings, manahimik ka. Paano masabi? Hindi naman kasi nila kinukuha ang opinion mo. Kung meron kang pinagdadaanan, kung meron kang kinakaila, kung meron kang pinagdadaanan ngayon, wag mong dadalhin dito sa GC na to. Kung meron kang pinagdadaanan, kung meron kang kinakaila, kung meron kang pinagdadaanan ngayon, wag mong dadalhin dito sa GC na to. Wala po akong pinagdadaanan, maayos po yung pamilya ko, Bro Sanrio. Mayor, ang ating sikat, wala ka, iyarong day. Nakakakain po ng tatlong beses sa isang araw, minsan apat pa eh. Gusto mo pansin? Wala akong pakialam. Gusto mo ng pansin? Hindi nga kita pinapansin, Sanrio, bigla kang sumingit. Nag-uusap kami ni Brother Jomo, kaibigan ko. Okay, masaya kami dito. Masaya ano kami? Ewan ko sa iyo, Sanrio, bigla mo akong pinagsisigawan. Dito, kanina pa ako dito. Na-record. Oras dito, ikaw. Anong ginagawa mo dito? Ah, hindi po ako tatlong oras. Bago nga lang po ako dito eh. Bagong pasok lang ako dito eh. Mayor! Ang ating sigat! Wala ka! Iyarong day! Na! Ah, hindi po ako tatlong oras. Bago nga lang po ako dito eh. Bagong pasok lang ako dito eh. Bagong salta lang ako dito. So, yan si Sanrio. Sinabi niya kanina hindi daw niya pinagyayabang na member siya ng PPP. Yan, punto po, punto. Wala akong sa iyo. Hindi niya yan pinagyayabang, ha, to be clear. Nagano pa siya, binakapan pa siya ni Boy Letra. Binakapan pa siya ni Boy Letra. No, binakapan pa siya ni Boy Letra. Oras to ng OFW, putak ka ng putak. Matuto kang makiramdam, matuto kang mag-adjust, matuto kang Ayun. Yun ang matalino. Hoy! Stop! Stop! Matuto kang Ayun. Yun ang matalino. Putak daw ako ng putak. Kanina pa sinasabi ni Kuya Albert, Sanrio, manahimik ka. Sabi ko, Kuya Albert, sige po. Sanrio, manahimik ka. Sabi ko, Kuya Albert, sige po. Hindi po masama ang aking ginawa. Dahil ang aking konsyensya ay clear. Pala si Apiling Tupeti. Pala si Apiling Tupeti. Nagpapaawa na, umukuha na ng atensyon sa mga tao dito para magmukha sa tama. Ang mayabang, kung gusto mong gumawa ng pangalan, pagtapos ng kung ano man activities meron dito, patapusin mo. Nahimik ka, tahiin mo yung bunganga mo. Ayo. Ayan po si Sanrio. Hindi niya po pinagyayabang na member siya ng PPP. Tsaka ng Bring It.
Tsaka nang bring it on, hindi niya yung pinagyayabang, no? Tsaka, sabi niya, ah, hindi pa tapos, hindi pa tapos. Totoo. Wala akong pakialam mo. Mga lods. Kayabang mo. Kayaan mo. Bro Albert, Bro Albert, ikaw na bahala dyan. Kahapon si Denmar, ngayon naman si Gabalo. Ikaw na bahala dyan, Bro Albert. Bro Albert, mali ba ako? May nagawa ba ako, nalabag ba ako sa house rules natin? Ganto na lang. Huwag na kayong mag-uusap kasi kayo dalawa lang naman nag-aaway. So Bro Albert, inaaway ko ba siya? Kinausap ko ba siya? Nagtatalo kasi. So sino yung kausap ko? Di ba si ano? Si ito nagtatanong, si Prince Dumong nagtatanong siya. Ganto na lang gawin nyo nga. Pag kumalas kayo dalawa, huwag mo na kayong mag-uusap. Di ba lang To be fair lang, ano, Bro Albert, sa tingin mo, taanoy mo ko ngayon, ano bang nangyari ng bastos ba? Wala na ako sasabihin ko sa ang instruction ko, dala muna kayo mag-usap. Maraming tao rin sa doon pwede kayo ibang kausap. Hindi nga ako nagdadaldal eh. Pinapabayaan ko na nga lang eh, nilalait-lait na nga ako dito. Huwag na kayo maglait ako, man. Sa trio, yan na natin, pacify nyo na. May pinagdadaanan daw ako, pinagdadaanan ako dito. Pinagsisigawan ako. Kasi may ibang tao rito, hindi lang tayo. Matara, topic tayo bro. Move on. Sige, topic tayo. Kasi naka-record na yan. Game, anong gusto niyong topic? Dito daw, ano daw, sola scriptura. Ayan, sola scriptura tayo, okay. Sige, salis ako, huwag muna ako, tapos mamaya ako, pwede. Nako, Faith Alon tayo, mamaya punta naman tayo sa compilation ng asawa. Faith Alon, pwede. Lagi ba kayo compilation? Naumay na ako, bro. Kasi nauwi sa personal, alam mo naman yung pinapoint ko. Sige, ako pwede, ako kamo, kaya ko kamong magtindig na ano, ang may-ari ng Biblia, Old and New, ay Roman Catholic Church, basay sa Biblia, letra for letra. Pwede rin ako niyan, pero sa ngayon, kung gusto niyo ng sola scriptura, pwede rin ako, letra for letra din, babasahin lang. Tara, sharing tayo, huwag tayong mag-ano dito, huwag tayong mag-negative na ano, negative spirit. Pinag-aaralan ko kasi mga about sa demons ngayon, so kaya nagko-control ako ba? Kaya kong i-manage yung ano, emotion ko eh. Pinag-aaralan ko kasi na demonology. Albert, bibigyan kita ng ano niya. Actually, yan din yung ano ko, demonology. Binasa ko nga yung ano eh, Testament of Solomon. Pero sige, move on. Ano tayo gusto niyo? Bible alone, sige, pwede. Letra for letra sa akin. Babasahin ko agad ng ginawa ko kanina, binasa ko. Iba ayaw niya, iba. Hindi ako pupunta sa compilation, direct argument ako, sola scriptura. Direct argument. Walang compilation dyan. Never ako nag-stand ng compilation sa Bible alone. Walang ganyan sa akin. Ano ba ibig sabihin ng the word is your word is a lamb unto my feet. Sige, yan. Yung verse niya. Sige, kayo. I-ano nyo. I-define nyo yan. Sabi ni ano, Bro Marty. Kaibigan ko yan eh. Wala sa 1-2 at sayang lang, di natapos yung ano ko kanina. Pero okay lang. Oh, sino to? Ano to? This is, nag-play ng ano, basketball. Psalm 119, verse 105. Susunod yung mong ituloy natin, ha? Sayang kasi. Nabihitin ako dun eh. Ano ba nag-uusapan nyo kanina? Nakamit kasi kayo sa akin. About sa ano bro? About sa bakit tinawag na Roman Catholic Church ang Roman Catholic, ang orthodox teaching ng Christianity. Iyon yung istan namin ha. So iyon yung tanong ni Jumong. Bakit tinawag na Roman? Itong bahay na lang yun. Tapos Jerusalem. Ganun. Sayang eh. Natapos ko na sana yun.
Wala na po si Jojo. Andiyan pa. Pero sige. Kung ayaw nyo ng topic, eh, sayang lang. Eh. Sana yung topic namin kanina. Magkaboses kayo ni Jomo. Oo nga, marami nagsabi. Magkaboses daw kami ni Jomo. Ang tingin ko sa boses ni Jomo, para si ano yung FPJ ba? Lalaking lalaki. Yun yung sa akin, ha? Ako, tatay. Oo, tingin ko sa kanya talaga. Oo. Ang ipigil. Ang muros ng ano, magkaiba. Yung kaboses ni Tatay Kumar. Marami nagsabi niyan, kaboses ko doon si Jumo. Saan papurig yun? Kasi sila lang nalahan ko si Jumo. Diba? Pansin ko. Ano ba magkaboses? Kaboses? Ang alam ko magkaboses dito si ano yung isa sa isdak tapos si yung Islam yung paborito kong Islam yun eh si ano ano pangalan? Oh, si TJ tsaka si ano yung and iba kasi pangalan nun eh. Oh, si Jovanil kaboses yan sila nahirapan talaga no? Kaboses yan ano, may similitude sila. Dito doon, nahirapan talaga sa nila. Tapos yung mga ano, sa IND, nahirapan ako mag-alala. Pero nga, nakaka-proud lang. Kasi ang Roman Latin rites na natili sa Orthodox teaching pagdating sa Godhead talagang tinindigan nila yung ano Trinitarian. Doon ako sabi ko ayos ah. Nakaka-proud lang ba? Puro naging Arianism lahat eh. Naging Arianism pa ikot yan eh. Tsaka ang maganda niyan, tinapakan talaga namin yung demonyo sa Roma. Tinapakan namin. Kaya nga pansinin niyo yung mga ano nasa ilalim namin eh. Yung mga ano nila, mga natirang bakas nila. Inilalim namin sa amin kami, inibabaw namin yung sa amin. Kaya nga dun sa letra for letra, ako puro letra for letra dito guys, no? Kilala nyo naman ako, no? Roma 16, patatang 23, letra for letra. Oh, ano? Mahihirapan ba sila sa puro letra, bro? Ah, siyempre, sabi ni, ito muna yung unang letra mo nang sinabi ko. Sabi dun, no? Roma 16, 23, no? Ipapailalim yung mga iglesia sa Roma, sinulatan, ah. Especially, specific yan on the time sa Roma, no? Papailalim sa inyong mga paanan ang Diablo. Ayun ang sabi sa iglesia sa Roma. Letra po letra. Ang anong sabi ni Apostol Pablo? Galacia 6:11. Tignan nyo kung gaano kalalaki ang mga titik na aking isinulat sa aking sariling kamay. Mantakin mo, titignan mo lang kung gaano kalalaki yung mga titik. Ibig sabihin yung mga letra for letra, wag mo i-play yung ano, sino man yan kasi makaka-copyright ako. Yung mga letra for letra sa nasulat niya, titignan mo lang eh, lantad at hayag kasi malalaki. Pero yung malalalim na sulat ni Apostol Pablo, sabi ng aming unang Santo Papa, si Peter, Saint Peter sabi niya oh. Yung mga sulat ni Apostol Pedro, Apostol Pablo, yung sa ikalawang Pedro 3:15-16, ay binapalipit ng mga bula ang mga ngaral sa 17 na nagtuturo ng kamalian. At ganun din ang ginagawa nila sa iba pang mga kasulatan. Continuous yan, endless yan, hanggang ngayon. Yung malalalim na sulat kasi, kailangan mo yan ipaliwanag. Ngayon, yung pagpapaliwanag, nasa bibig mo yan, bibig magpapaliwanag yung bibig mo, lalagyan na ng bias yan. Sasabihin, ako tong nasa prophecy na to, ako yung anghel, ako yung mga ngaral dito sa hula nito. So kaya sa argument, letra for letra talaga para tanggapin katanggap-tanggap, di ba? So yun ang maiksing palatastas ni Boy Letra. So kaya na guys. Kuya Albert. So kaya na guys. Kuya Albert. Ayun. Pumasok kasi ako dito to listen about the Protestant stand. Kasi yung stand nung nagsasalita, alam ko na yan as Catholic. And
alam na rin, no? Alam nyo na rin kung paano kami mag-stand. Wow! 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 Naman! I am willing kung bakit ako nasa debaters convention to know the different doctrines. Malaman ko yung iba't ibang doctrine na hindi lang sa Catholic Church. Doctrines ng born again, doctrines ng Jehovah's Witness, doctrines ng Baptist, doctrines ng Islam. Kasi yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Kaya naiinis ako kasi naiinis siya sa akin. Hindi na, galit ako sa iyo actually. Galit siya, galit. Kasi ang gusto ko, marinig ko silang magsalita. Kasi sa lahat na lang ng pagkakataon, even hindi lang sa debate, even sa live, even sa live presentations, lagi na lang Catholic Church yung nakikita ko. Gusto kong marinig, ano bang stand ng born again? Ano ba stand ng Islam? Ano ba stand ng Jehovah's Witness? So, paano masabi? Yes, to be summary, anong gagawin ko? Anong gusto mong gawin ko? Quiet. 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 And so tanong ko, tama ba yung sinabi ko na letra po letra turo ng simbahan? Hindi ka dapat. Sabi mo alam mo na kasi. Ano, Krista, paki-ano mo muna itong dalawa, moderate. Ano mo po muna itong dalawa, saka alis na lang ako, kuya. Okay. Alis na lang daw siya, bro, Albert. Hindi po masama ang aking ginawa. Dahil ang aking konsyensya ay clear. Huwag mo na ako i-remove, bro, Albert. Ngayon lang ako nandito, baki. Sisipahin mo naman ako kagad. Hindi po, bakit po. Magandang... Magandang pa-welcome yan sa akin eh. So tatanungin ko sana ng ano eh kung ito. Wala na. Itong San Rio kasi eh, ako nainis din ako diyan, panaisulpot eh. Pinatimingan ko yan. Wala ba kung ininsulto ko ba siya maghapon man dito? Ako guys, hindi ako mapanginsultong tao. Hindi ako mapanginsultong tao, alam niyo. Hindi ko inaaway ko ba siya? Kailangan ko lang i-depensa yung sarili ko, pero hindi ako nangaaway. Alam ko yung sinasabi ko, alam ko yung ginagawa ko. Wala akong tingnan mo ba ano? Sister Parisha, tingnan mo ba yung... Overseas na lang ako. I have to take a nap. Sister Parisha, tingnan mo ba? Tingnan mo ba yung mga live niya sa ano, sa punta, sa kadyan doon na ano? Galit na galit sa mga Protestante, gusto manakit. Tapos ngayon humihingi ng simpatya sa inyo na kinakawawa ko daw. Hindi ko naman sinabing Protestante yun, ah. Wala, may sinabi ba akong Protestante? Wala pa akong sinabing term na Protestante. Ang sabi ko lang sa letra po letra, Mateo 5:17-20, kung sino man ang magturo ng hindi ng mga katuparan ng mga hula, na hindi si Jesus Christ ang katuparan ng mga hula, yung magiging pinakakawawa. Pinakamaliit nga sabi. Pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ano? Ay, ako nga, sinasabi yung disciple din, bro. Sige, disciple mo ako, bro, Denmark. Kasi totoo naman, kasi sumali ako sa tinatag niyang grupo. Kitain niyo kung gano'n ako kahumble dito. Lalo sa kapwa Catholic. Iwan ko ba dun eh. Kaya nga sabi ko, wala akong pakialam sa away nila po. Ngayon, siguro, gusto niya kang awayin. Ewan ko kung bakit. Ngayon, ewan ko lang kung kaya niya talaga. Sa debate. Kaya nga nagbigay ng proposition para ipagbigyan ko yung hilig niya. O sige, mag-debate na lang tayo kasi ano eh. Makita talaga kayo ng ano. Makita na ako na parehong bishop na born again eh, nag-debate eh. Makita talaga kayo ng ano, bro, dinudurog talaga. Makakasaksi talaga kayo ng ano, dinudurog na paminta. Ganun talaga yung mangyayari niyan pag pumalag siya. Hey, gusto niya akong subukan, nananahimik ako, di ba, bro, Jumong? Masinamay, masama ba? Di, halata naman, obvious. Napaka-obvious talaga, hindi ko siya inaano dyan, eh.
Siya nga itong madaldal, putak ba ako ng putak yung nag-mute na nga ako? Pala kaibigan naman yung tanong ko, may meron ba? Wala naman ako masama sinasabi. Eh, ano nga, interested nga ako eh. Hindi, napaka-obvious bro. Napaka-obvious talagang gusto, ayaw niya sa akin. Video mo talaga may kasalanan na kasi every time na lang si video mo kakaunap talaga nagkakagod mo si video mo. Ayan ha, ako nirecord ko. Kasi alam ko naman yung kalakaran dito. Kung isa na nga lang ako papasok eh, lagi pa kayong ganyan. Sasabihin na naman yan, sasabihin sa ano. Ito si Boy Letra, binugbog ko, ganto-ganto, mali yung turo, orthodox daw tayo, ganyan-ganyan. Mga chika-chika na ganyan. Sa akin, willing ako kasi kaysa ganyan niya ako, kung ano-ano niyang sabihin niya sa akin na may problema daw ako. Problema ba ako sa buhay ko? Nakakakain ako 3 beses sa isang araw, may trabaho ko, nagtatrabaho marangal dito. Ano-ano niyang inungkat niya sa akin, pinipersonal niya ako. Lagi na ako kasi mukhang tawa. Pero Boy Letra, tuwang tuwa si Broses po. Nag-aaway kayo. Eh ako, hindi naman ako nagkapag-away. Naaway niya ako. Nirecord ko lang. Para hindi na naman ako mukhang kumukha na naman kaming masama nito eh. Lalabas eh. Nandito, nakaharap kayo, gaganyanin niya ako para saan ba? Hindi ko mamagits para saan eh. Oh, ngayon. Sabihin bro, pagka wala ka, napupulutan ka. Hindi nang hindi ko alam. Matik yan kasi parang may hugot ka kanina eh, bro. Ganun talaga yan. Kasi ay, alam mo naman yung si San Rio, may historia ng chika. May nagsabi sa akin, may chinika siyang Catholic na Catholic. Kaya pinagmula, ayoko na lang magsalita eh. Pero to be honest, may nakita ba kayong sinabi ko sa kanyang mas mawala nga eh. Wala akong sinasabi. Yung content mo bro, walang ano, I mean, kilala naman kita pa nagyari. Ano bro? Wala akong nakikita ang problem sa'yo bro. Kasi pag ako kausap mo, kaya lang ha, because you came up too strong para sa kanya. Yung pagkasabi mo na may mali doon sa latag nyo, para sa kanya ang dating na nagmamayabang. Sino ba yung... Siya kasi yung una, kasi kinukontra niya ako. Sabi ko, orthodox yung ganto-ganto, orthodox. Ngayon, sabi niya, mali ka. Hindi tayo orthodox, oh. Sabi ko sa kanya, define orthodox. Para sabihin mo kung mali. Kasi conclusion niya, eh. Sabi orthodox, original yan. O, yun niya, original. Eh, sumagot. Universal daw, hindi yun. Universal, parang parot ba? Nagano pa siya, binakapan pa siya ni Boy Letra. Ano pa siya, binakapan pa siya ni Boy Letra. No, binakapan siya ni Boy Letra. Hindi. Yun lang yun bro, yun lang. Ibig sabihin yung Orthodox Catholic, Catholic, ganun. Wala ko, kung nagtatanong ka kung ano yung nakita ko na pag-in. Ay, na-provoke lang yun. Yung content mo bro, wala namang problem. Wala kang problem sa content. Kaya lang bro, wait, para sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi na ina-expect yun kaya... Kung gusto niya akong subukan, kasi gusto niya talaga akong subukan, alam niyo naman yan mga bro, kung gusto kang subukan ng isang tao eh. Kanina pa yan eh. So kanina pa niya ako binabara. Di ko nga, ang iba nga yung kausap ko, buti sana kung siya talaga yung kausap ko. Been on back for the legs, say some. Never tell a back that I never stay running. Sipping on facts, damn, no, I got stacks in the...